At nag-continue nga ang biyahe namin on the way to Laguna. Baybay tayo sa mga bayan-bayan na madadaanan, papuntang Luciana. Kita nyo naman, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng mga nadadaanan mo pag mga ganito, di ba? Yung scenery, enjoy mo na lang talaga habang nasa biyahe kayo. Nandito na po kami. Drive safely, sabi po ni Javi. Wala sa Parini, Lukban eh. Yan, Luciana. Paikot-ikot Luciana din ang ano. Luciana tayo, dadaan. Luciana. Paikot-ikot din. Luciana, Diversion Road. I am your... Eh, nasa Quezon naman tayo eh. Pagdating ng Laguna yan, wala na yan. Bibingka, ang bibingka. Uy, pausok lang na ito ang tunay. Hindi, gusto kong amuyin yung pausok eh. Ito ang tunay na bibingka. Summer here. Ito ang tunay na bibingka. May ano, buko, may ano buko? Buko po, malagkit at bigas. Buko, malagkit at bigas. Hello, sabi niyo po nanay, hello. Hello po. Kaway ka, kaway. Ayan. Bida-bida, mga bida sa bibingka. May luto na. Meron ako. Marami na. Yan, mga ako ng toppings. Margarine at queso. Bigyan mga ako ng 500 ay. Ay, buko juice po. Bingka. Bingka. Dito nga ay paakyat na tayo ng bundok. So, akala nyo lang patag yung dinadaanan namin. Ay hindi, akala nyo lang. Pero yan ay paangat, pataas. Kaya nga, minsan yung aking car, oh my gosh, talagang sumusuko. Sa parte na to, ay ito yung pinaka-delikado na paangat dahil marami na pong nahulog dyan sa gilid. So, ang talagang panalangin ko tuwing paakit ako rito ay yung makakasalubong ko ay magbigay. Hindi yung makikipagitgitan pa sa'yo. Ang pagkakaalam ko kung sino yung pababa, yun ang titigil. Dahil syempre alanganin yung paangat, diba? So, yan talaga ang challenging dito sa party na ito. Pero sa awa ng Panginoon na araw na sa dami ng panahon na inakit ko dyan ay awa ng Diyos ay ligtas naman tayo palagi. Alam niyo naman ako, wala akong sinusukuan, 'di ba? So dito nga inabot na kami ng ulan at talagang ano, wala kaming choice kundi tumuloy dahil yan ay naka-schedule at kailangan kong madala yung mga gamit para sa farm dahil kailangan nila doon yung grass cutter na isa si pa. Si BFF naman kahit nakailang balik na siya dito, ay talagang ini-enjoy pa niya yung pababa na yan. Talagang talaga namang enjoy na enjoy pa siya. Pero alam niyo ba kung paakyat yan, matarik din yan. So kailangan talaga yung concentration ay nakaano ka focus, no? Dahil kapag nagmamaneho tayo, unang-una ay ang safety ng mga tao sa paligid mo at kayo na nakasakay. So, ito ay paakyat na dumalapit sa bukana kung saan pwede naming ibaba yung mga gamit dahil ang sasakyan ay hindi pa naman talaga pwedeng pumasok doon sa pinakaloob kung saan sa entrada ng aming taniman dahil napakaputik po niyan dahil umulan nung gabi. Ay, naku naman. Kaya nga kapag may bisita kami, kailangan talaga kasabay namin or sinusundo namin dahil talagang ano, pag hindi mo kabisado yung kalsada, at yung mga palikuliko na ganyan is syempre, 'di ba? Safety first. So andito na sila, nag-aantay na sa amin. At nang may baba na nga namin mga gamit, ito paakyat na uli kami. Ito yung ano, talagang sobrang lakas na ng ulan. So hindi na ako nakapag-stay ng matagal dahil aabutan na kami ng ulan talaga. Sobrang kasama yung hangin at saka ulan 'yan. So kailangan naming magmadali na rin para makabalik na ng syudad. So, pagdating naman banda rito ay minute na, di ba? So, doon sa taas talaga madalas ang ulan. So, dito na malapit na kami sa baba dito ay minute naman. So, ganyan yung tanawin ko palagi kapag ako ay pumapanik sa bundok, di ba? So, maliwalas lang. Sa duration ng aming biyahe ay mostly ay puro maneho, puro nasa kalsada kami dahil saglit lang naman kami sa aming mga destinasyon ng araw na yan. Mga pagkakataon na ganito, ito yung pinaka-banding namin ni BFF dahil
yan ay kung may free time siya, nagkakatapat yung aming schedule, yan ang aming kwentuhan, enjoy sa view, enjoy sa scenery, enjoy sa kalsada, at the same time para hindi siya antukin. So yan ang aming pinaka bonding na magkaibigan. Kahit anong mangyari, anumang oras, anumang panahon, tayo ay may digital business. Register lamang sa www.natasasandoval.com for more information.